Sa ikalimang araw ng aksyon sa ika-64 na edisyon ng Palarong Pambansa na ginaganap ngayon sa Cebu City, ilang mga atleta na ang nakapagtamo ng injury. Pagtitiyak pa ng medical team ng palaro, maigpit itong tinututukan at nilinaw din na walang naitalang kaso ng atletang tinamaan ng dengue. Si Bernadette Tinoy sa sentro ng balita. Sa huling araw na aksyon sa 2024 Palarong Pambansa na ginaganap sa Cebu City, kasabay ng patuloy ng pagsusumikap ng mga atleta na makakuha ng medalya, ang pagdami naman ng mga manlalarong nagtatamo ng injury. Ayon sa head ng medical team na si Dr. Roel Dejano, may inilaan silang medical team sa belting venues at playing venues upang masigurong natutugunan ang pangangailangan ng mga manlalaro. Anya, nasa 25 hanggang 30 ang naging pasyente nila sa infirmary kada araw, habang mahigit sa 100 pasyente na ang naisugod nila sa ospital mula na magsimula ang torneo. Nilinaw niya rin ng mga naitalang kaso ng dengue sa Patimpalak. Most of them naman are mga the usual coughs and colds, nagkaroon ng nahihilo, sumasakit ang tiyan, nagtatae, no? But wala namang seryosong nangyari sa kanila. Alam ko merong nagtatanong about dengue fever, no? So, yung mga dengue cases, only 7 were confirmed na talagang dengue, no? At saka yung 7, inadmit na yon. Dagdag pa ni Dr. Well na kumpleto ang mga medical facilities na inilalaan nila sa mga pasyente, gaya ng psychological counseling at serbisyo ng mga physical therapist. Nagbigay din siya ng payo sa mga atleta na patuloy na sasabak sa palaro. It's going to be the medal days na, so take care of yourself, no? Have a good night's sleep, eat well, hydrate, no? And be ready, no? As I always say, you have to be fit to play a sport, not just play a sport to get fit. Dagdag pa ni Dr. Well, bukas ang tanggapan nila sa pagbibigay serbisyo sa mga coaches, athletes at officials. Mula rito sa Cebu City Sports Center Infirmary, Bernadette Tinoy para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.